Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., isang magandang tanghali sa inyo, Popoy at Asmin, at sa lahat ng masusugid ninyong mga tagapakinig. Matagal ko nang libangan ang pakikinig ng Dear M.O.R. dahil marami akong napupulot na mga aral mula sa mga kwentong inie-air ninyo. Kaya naman heto ako ngayon, sumulat na rin ako, nang sa ganun ay ako naman ang maka-inspire sa marami. Popoy at Asmin, ako nga pala si Ira, 28 years old, taga Bacoor, Cavite. May kaya kami sa buhay. May negosyo ang pamilya ko at may stable rin akong trabaho. Masasabi ko namang kontento na ako sa kung anong meron ako. Dahil sa pamilya at sa mga kaibigan ko pa lang, ay busog na ako sa pagmamahal. Pero syempre, lahat naman siguro tayo ay naghahangad na magkaroon ng isang espesyal na taong magiging lifetime partner natin. Kaya nang makilala ko si Marvin taong 2014, ay saka ko nang na-realize na siya na lang pala ang kulang noon sa buhay ko. Uy guys, thank you talaga sa time ah. Alam ko naman ang mga pagod na kayo, pero nagawa niyo pa rin sumama sa hangout natin ngayong gabi. Siyempre naman girl, tsaka ngayon na nga lang tayo nagkaroon ng bonding eh. True, eh paano to si Ira naging busy nito nakaraang linggo? Mukhang lumalove life na. Oo nga, pansin ko rin eh. Oy girl, ano na palang balita sa inyo ni Marvin? Sinagot mo na ba? Kayo na ba? Mga sira kayo, hindi no. Magkaibigan lang kami ni Marvin. Weh, hindi nga. Meron ba magkaibigan na araw-gabi magka-text, tapos laging hatid sundo, nagde-date? Naku Ira, huwag kami ni Hazel. Kabisado na namin yung mga ganyang galawan. Ikaw talaga, Lance. Napakamalisyoso mo. Hindi ba pwedeng super close lang talaga kami ni Marvin? Hindi niya naman ako nililigawan eh. Sus, eh baka ikaw na lang ang hindi nakakaalam na nililigawan ka na pala niya. True! Hindi pa ba obvious? Ito kasi si Ira napakapakipot eh. Saka paano kaya ako naliligaw talaga pala si Marvin? Ano, sasagutin mo na? May pag-asa ba? Naku, huwag ka na mag-isip girl. Alam na namin ni Lance, nabet mo rin si Marvin no? Siyempre, titignan ko pa, no? Ano yun, ura-urada? Once na nanligaw siya, sagot agad? Hindi po pwedeng mas kilalanin muna namin yung isa't isa? Ay, Diyos ko, te! Hindi na yung uso ngayon! Bakit hindi nyo ba makikilala yung isa't isa pag naging kayo na, mga baklang tuwa? Eh, siyempre, iba naman yun, no? Gusto ko kasi bago ko sagutin ang isang lalaki, eh, makilala ko muna yung totoong ugali niya. Mas okay kaya yung ganun? Mas makakatulong yun para magkaroon ng matibay na pundasyon yung isang relasyon. Eh, di ba kinikilala mo naman ngayon si Marvin? So, ibig sabihin... Ibig sabihin, may balak siyang jiwain si Marvin. As simple as that. Umamin ka na kasi, te. Oo nga, bibigay ka rin naman eh. True. Ay nako, ayun na naman silang dalawa. Pinagtutulungan na naman ako. Speaking of, tumatawag si Marvin. Kinikilig ako. Hello! Ayan na! Sagutin mo na, girl. Oo na, ito na. Sasagutin ko na. Huwag kayong magulo. Huwag ako nga, sarit. Pag-ausap ko na siya. Oo, oh, sige na, go. Hello, Marvin. Hi! Ay, sorry, sorry. Na-carried away. Oh, Marvin. Oo, nandito ako sa resto bar sa May Makati Ave. Oo, sige, sige. Okay lang naman. Nasaan ka ba, banda? Okay, sige, magkita tayo. Oh my God, magkikita sila? Ano yan, magde-date kayo? Okay, sige, bye. Sigurado ka bang hindi ako nakakaabala sa'yo? Baka kasi may iba kang lakad ngayong gabi. Hindi naman. Sinalan sa Hazel lang din yung kasama ko kanina. Pauwi na rin sila ngayon. Alam mo na, mga pagod din kasi sa trabaho. May pasok kasi sila pag Sabado eh. Buti hindi ka pa inaantok. Anong oras na rin, no? Eh, alam mo namang malakas ako sa puyatan, di ba? O siya, ano nga pala yung sasabihin mo? Di ba sabi mo sa tawag kanina may sasabihin ka sa akin, kaya ka nakipagkita? Sorry. Wait lang, medyo... Kinakabahan ako eh. Ha? Bakit naman? Tungkol ba kasi saan yung sasabihin mo? Actually, tungkol sa atin. Sa ating dalawa? Oo eh, may gusto lang din kasi ako sanang linawin. Ira, halata mo naman na siguro, di ba? Itong mga ginagawa natin,
May patutunguhan ba to? May pag-asa ba ako sa'yo? Bakit parang natatawa ka? Ay, hindi naman sa tinatawanan ko yung mga sinasabi mo. Mm-hmm. Natatawa lang ako kasi expected ko na mangyayari to ngayon na itatanong mo sa akin yung mga bagay na yan. So, kung expected mo na, ibig sabihin ba niyan, makaka-expect na rin ako ng sagot sa mga tanong ko? Pwede. Okay, sige. Huwag na nating pahabain to. Alam naman na nating dalawa kung ano patutunguhan nito, di ba? Kaya, oo, Marvin. May pag-asa kang maging boyfriend ko. So, ibig sabihin gusto mo rin ako? Ganun? Kaya nga may pag-asa ka na, di ba? Siyempre naman. Gusto kita, Marvin. As in, gusto kitang maging boyfriend. Seryoso ka ba talaga? Parang jo-joke ka lang ha, walang bawian yan. Oo nga, mukha bang hindi. Wait, so ano to? Paano, tuloy pa rin ba yung panliligaw ko sa'yo? Sinasagot mo na ako. Sorry, medyo, hindi lang din kasi ako makapaniwala eh, alam mo yun. Pwedeng sinasagot na rin kita. Ilang buwan na rin naman tayong ganito eh. Tsaka nararamdaman ko naman na totoo ka at sincere ka sa akin, kaya bakit ko pa patatagalin, di ba? Ayun! Kami na! Uy, Marvin! Hindi lang tayo ang tao dito sa restaurant. Ano ka ba? Pasensya ka na eh. Sobrang saya ko lang kasi. Tagal ko na kayang hinihintay ito. Ahira, salamat ah. Makakaasa ka sa akin. Gagawin ko ang lahat para mapasaya ka lagi. Para maging mabuting boyfriend ako sa'yo. Hindi ka magsisisi sa akin. Pangako ko yan. Mahal na mahal kita, Ira. Popoy at Esmin, naging kami na nga ni Marvin. Noong una, syempre ay hindi ko muna ipinahalata sa mga friends ko na in love na rin ako sa kanya. Pero hindi na rin ako nagpakipot pa dahil halos isang taon na rin kasi kaming nagliligawan. Masaya naman ako sa kanya. Masarap siyang kasama, maalaga at higit sa lahat ay ipinararamdam talaga sa akin ni Marvin na mahal niya ako. Kaya lang po, Popoy at Esmin, habang tumatagal ang relasyon namin ni Marvin, ay may napansin akong kakaiba sa ugali niya. Isang ugali na hindi ko nakita noong nanliligaw pa lamang siya. Grabe, babe. Sobrang saya at ang ganda talaga sa Japan. Natutuwa nga ako kasi sobrang nalibang talaga si Mama. Na-enjoy talaga namin, lalo na sa Yoyogi Park. Ang ganda ng view, tapos sobrang nakaka-relax. Ay, siya nga pala, babe. Bago ko makalimutan, ito nga pala yung mga pasalubong ko sa'yo. Oh, may footwears dyan, tapos may ilang shirts na rin, tsaka dinagdagan ko rin ng Japanese tea. Kasi di ba mahilig kang magtsaa? Kaya, ayan, gusto ko matikman mo yung mga tsaa sa Japan. Kasi magkano ako nung... Magkano naman lahat to? Ha? Hindi ko na matandaan, baby. Hindi naman ako nagkukwenta ng mga nabili kong pasalubong. Resibo? Wala ka man lang bang resibo? Ang mamahal yata nitong mga to, dapat hindi ka na gumastos. Babe, hindi ka ba masaya na may pasalubong ako sa'yo? Hindi, babe. Dapat kasi tinanong mo man lang muna ako bago ka bumili. Tingnan mo itong sapatos na to, pati yung mga medyas, yung shirt. Marami naman akong ganito sa bahay. Tapos branded yung mga yun. Tsaka itong tsaa. Marami rin naman akong stock ng tsaa sa bahay. Yung iba nga, ino-order ko pa online, galing pa ng Singapore. Naman. Akala ko pa naman matutuwa kapag nakita mo yung mga yan. Excited pa naman akong ibigay sa'yo. Tapos kasama mo pa si tita habang binibili mo to. Oo, siya pa nga nagsuggest na bumili rin ako ng mga tsaa eh. Alaman yan. Babe, ayaw mo ba? Babe, nakakahiya kay tita. Baka iniisip pa niya na nagpabili ako sa'yo ng supply ng tsaa. Ang dami rin ito, ano to? Diba? Babe, hindi naman ganun si mama. Hindi nga. Pero syempre nakakahiya pa rin. Saka ako yung nanghihinayang sa mga ginastos mo. Babe naman, tanggapin mo na lang, oh, sayang naman kasi. Eh bakit? May choice pa ba ako? Basta sa susunod, babe, ha? Magtanong ka muna sa akin bago mo ako pasalubungan ng mga ganito. Para hindi ka na gumagastos. Oh, Ate Ira, ikaw pala yan. Lika, pasok ka. Salamat. Puka muna dito sa may sapate, oh. Hinihintay mo ba si Kuya Marvin? Oo eh, sabi niya kasi dito na lang daw kami magkita sa bahay niya. Ay, Tia Ira, medyo mausok nga pala. Sensya na.
Sunog kasi yung niluluto ko eh. Okay lang. Ay, oo nga pala Mike, may ibibigay nga pala ako sa'yo. Ano yun ate? Ay, wait lang, patayin ko lang tong kalan ha. Ito oh. Halika, lapit ka dito. Uy, wow! Mga kitchen utensils galing Japan. Pasalubong ko yung mga yan sa'yo. Alam ko kasing mahilig kang magluto eh. Wow, gaganda naman. Salamat ate Ira. Wala yun, ano ka ba? Buti ka pa nga natuwa sa mga pasalubong ko sa'yo. Yung kuya mo kasi hindi eh. Huh? Kaya kung pwede sana, wag mo nang banggitin sa kanya na sa'kin galing yung mga yan ha. Eh, bakit naman? Eh, baka kasi ano pang sabihin niya eh. Ganun ba talaga ang kuya mo? Ano yun? Practical lang ba talaga siya? O ayaw niya nang magastos? Ganun. Ay, oo nga pala. Ako ate, ayaw lang nun na nalalamangan siya. Kumbaga sa inyong dalawa, gusto niya siya yung mas nag-e-effort. Siya yung mas maraming nabibigay. Ganun. Eh, bakit ate? Nagalit siya nung gumastos ka para sa mga pasalubong mo sa kanya, no? Ako, ganun talaga si Kuya Marvin. Ugali niya talaga yun, matagal na. Kahit sa aming magkapatid, gusto niya siya yung nakakaangat sa lahat eh. Talaga? Kahit sa mga dati niyang naging girlfriend, ganun din siya? Ay oo ate, ganun na talaga yun. Kahit nga si mama, nainis sa ugali niyang ganyan eh. Paano kasi minsan parang ayaw niyang nililibre ko si mama pag lumalabas kami para mamili sa mall at manood ng sine, ganun. Seryoso ba yan? Pati ba naman yun? Hindi sa sinisiraan ko si Kuya Marvin sa'yo ate ah. Gusto ko lang ding malaman mo na ganun siya para maging aware ka. Tsaka eventually ikaw rin mismo, mauhulit mauhuli mo rin yung ugali niyang yun. Pero sana, huwag kang ma-turn off ha. Intindihin mo na lang din siya tapos pag-usapan niyo lang. For sure, makikinig naman yun sa'yo. Kaya nga eh, actually kahapon medyo na-encounter ko na yung ganung side ni Marvin. Medyo na-offend nga ako sa reaction niya nung inabot ko yung mga pasalubong ko sa kanya eh. Pero hinayaan ko na lang. Inintindi ko na lang din. Popoy at Esmin, nagulat talaga ako sa naging reaksyon ni Marvin noong mga sandaling yon. Hindi kasi ako sanay na may nanguhustyon at nagkikwenta ng mga pinamili ko. Hindi naman ako masyadong gastador. Sadyang mahilig lang ako mamili ng mga pasalubong para sa mga taong mahal ko, lalo na nga para kay Marvin. Kaya naman nalungkot talaga ako dahil halata ko sa mukha niya na hindi niya na-appreciate ang mga inuwi kong pasalubong ko para sa kanya. Popoy at Esmin, nang malaman ko kay Mike na may gustong o may ganong klaseng ugali nga ang kuya niya, ay hindi na rin ako nagdalawang isip na obserbahan pa at mas kilalanin pa nga ang boyfriend ko. Hindi naman sa pinag-iisipan ko siya ng masama. Gusto ko lang siyang maintindihan dahil alam ko naman na may dahilan si Marvin kung bakit siya may ganong klase ng ugali. Hi babe! Kanina ka pa? Sorry babe, medyo na traffic ako eh. Hindi naman, eh, halos kadarating ko lang din. Kumusta? Heto, masaya syempre. Alam mo namang napaka-espesyal ng araw na to para sa atin, di ba? Happy anniversary babe. Ito, gift ko sa'yo. Uy, babe, titignan mo na lang ba itong anniversary gift ko sa'yo? O ito, kunin mo na. Babe? Thank you, babe. Happy anniversary. Buksan mo na, babe. Excited na ako makita yung reaction mo pag nakita mo kung anong laman ng box na yan. siguro, babe. Pag-uwi ko na lang sa bahay. Babe, bakit parang hindi ka naman masaya? May problema ba? Hindi mo ba nagustuhan tong regalo ko sa'yo? Hindi. Wala. Okay lang naman ako. Okay ka lang sa lagay na yan. Eh, kasi mahangot ka na, oh. Yung regalo ko pala sa'yo, mamaya ako na ibibigay, ha? Pagkahatid ko sa'yo sa bahay niyo. Babe. Alaga na, umorder na tayo ng pagkain. Babe, ano bang problema? Anniversary natin ngayon, oh. Pero parang hindi ka naman masaya. Magkano ba itong binili mo ng regalo sa akin? Okay, so heto na naman ba tayo, babe? Issue na naman sa'yo kung magkano't bakit bumili pa ako ng regalo para sa'yo. Babe, ako lang kasi dapat yung gumagastos sa ating dalawa, ako yung lalaki. Babe naman, ano ba to? Anniversary natin eh, hindi ba normal lang na magbigay din ako ng regalo sa'yo? Ayaw mo nang gumagastos ako. So ano, gusto mo gumawa na lang ako ng something na gawa sa recycled materials para ipang regalo sa'yo, ganun? Babe,
ayoko lang ng ginagastusan mo ko. Tsaka ayos lang naman sa akin kahit hindi mo na ako regaluhan eh. Hindi ka na dapat nag-abala. Okay, fine. So ano, gusto mong gawiin ko na lang yung regalo ko sa'yo? Di, kaya mo na. Basta babe, sa susunod, pag may mga ganitong celebration, huwag mo na ako regaluhan. Ako na lang. Hindi dapat gumagasto sa relasyon natin. Order na ako ng pagkain. Na natin pag-usapan to yung masira yung anniversary date natin. Okay. Waiter, pairam ng menu. Eh, ang sweet naman pala ni Marvin sa'yo, girl eh. Isipin mo ha, ayaw niyang gumagastos ka. Ayaw niyang masyado kang nage-effort. Ayaw niyang nahihirapan ka. Naku, dapat maging thankful ka, no? Yung ibang babae nga dyan, sila pa gumagastos para sa boyfriend nila eh. Sila pa yung nage-effort. Eh, ikaw, ayan na. Biniyayaan ka na ng isang lalaking prinsesa ang turing sa'yo. Uy, kinikilig naman ako sa inyo. Ano ba yan? Talaga lang ah. Nakakakilig ba yun para sa'yo? Sa akin kasi hindi eh. Ha? Huh? Bakit naman? Ayaw mo ba nun? Hazel, girlfriend niya ako. Siyempre, natural lang na regaluhan ko siya o gumastos ako para mapasaya siya sa mismong araw ng anniversary namin. Eh, hindi ko kasi maintindihan kung bakit laging issue sa kanya yung mga ganong bagay. Girl, hindi naman siguro as in issue sa kanya yung mga ganon. Hindi lang talaga siguro siya sanay na ginagastosan siya ng babae. Eh, hindi naman sobra-sobra yung binibigay ko sa kanya. Gusto ko lang naman siyang bigyan ng remembrance para sa first anniversary namin. Para naman kahit papano ay may isang material na bagay na magpapaalala sa kanya na isang taon na ang relasyon namin. Anong masama ron? Eh, in-explain mo na ba sa kanya yan? Ay naku, kung ikaw ang nasa posisyon ko, ewan ko na lang kung makakapagpaliwanag ka pa. Mukhang hindi naman siya makikinig eh. Eh, kausapin mo na lang kasi ng maayos. Sabihin mo sa kanya, ayaw mo ng ganong setup. Naiintindihan ko naman yung point mo, girl eh. Oo nga naman, mag-girlfriend-boyfriend kayo. Hindi naman nga tama na isa lang yung nage-effort sa relasyon nyo. Di ba dapat give and take? Exactly. Napapabuntong hininga na nga lang talaga ako pag naiisip ko yun. Eh wala, ganun talaga. Eh kung may ugaling na talaga siyang ganun, wala tayong magagawa. Huwag mo na lang i-overthink. Eh baka lumala pa yan pag-awayan niyo pa. Pero Hazel, ayoko na rin kasi ng ganun. Alam mo ba, never ko pa siyang nakita na natuwa tuwing may binibigay ako sa kanya. Eh kahit nga pag nanilibre ako ng pangsine namin, naiinis din siya eh. Alam mo yun, minsan napipiko na lang ako kasi ang babaw ng dahilan niya. Ay naku, ang hirap nga ng ganyan, girl. Yung parang pakiramdam mo, hindi mo na magawa ng buo yung pagiging girlfriend mo sa kanya, tama? Oo. Eh syempre may mga pagkakataon na gusto kong i-express yung love ko sa kanya through material things. Pero ayaw naman niya. Minsan nga gusto ko siyang i-surprise pero hindi ko na lang itinutuloy kasi alam kong hindi naman siya matutuwa. Magsasayang lang ako ng effort. Medyo nakakalungkot nga. Eh pero kaya niyo yan, maaayos din yan. Humanap ka na lang ng tamang time yung nasa mood siya para mapag-usapan niyo yan. Basta i-explain mo lang sa kanya ng maayos. May intindihan ka naman siguro ni Marvin. Popoy at Esmin, naging ganoon na nga ang takbo ng relasyon naming dalawa ni Marvin. Siya lang ang lahat ng kumagastos. Ayaw niyang naglalabas ako ng pera para sa aming dalawa. Kahit sa mga barkada namin ay siya lang ang pwedeng manlibre. Parang gusto niya ay siya lang ang bida at doon ako pinaka naiinis. Hindi ko kasi matanggap yung rason niya na porket siya yung lalaki ay siya lang dapat ang mas nagbibigay. Paano naman kasi ako, hindi ba? Paano kung choice ko bilang isang girlfriend niya ang bilan na siya ng material na bagay kahit papaano? Kung yun naman ang isa sa mga paraan para ma-express ko ang pagmamahal ko sa kanya. At isa pa, dalawa kaming nasa relasyon. Kaya tama lang naman siguro na kaming dalawa rin ang nagbibigayan at nage-effort. Popoy at Esmin, napapabuntong hininga na lamang ako sa tuwing mangyayari sa amin ang ganoong sitwasyon. Ayoko kasi ng pakiramdam na parang limitado na ang lahat ng pwede kong gawin bilang isang girlfriend ni Marvin. Hashtag Dear MOR, makalaya. Popoy at Esmin, lumipas pa ang ilang taon at ikinasal na nga kami ni Marvin. Kahit naman nagkakaroon kami ng mga hindi pagkakaintindihan, ay alam kong mahal namin ang isa't isa. Masaya pa rin naman ako sa piling niya. Pero Popoy at Esmin, hindi pa rin talaga binago ni Marvin ang ugaling hindi ko nagustuhan sa kanya noon pa.
Dahil kahit ngayong mag-asawa na nga kami, ay parang mas lalo lang siyang lumala. Bukod kasi sa gusto niya na siya lang ang gumagastos sa lahat, ay gusto niya ay siya lang rin ang may source of income sa aming dalawa. At lahat ng perang meron ako ay dapat ay galing din sa kanya. Naku, natutuwa naman ako para sa'yo, Hazel. Ang tagal mo rin hinintay ang promotion na yan, ha? Branch manager ka na, Dai. Congrats ulit. Thank you, Dai. Alam mo naman, grabe ilang overtime din yung isinakripisyo ko para sa promotion na yun, no? Oh, sana ako rin. Gusto ko na rin ma-promote, no? Naku, ititreat ko talaga kayo pag nagkataon. Eh, di ba ongoing na rin naman yung promotion mo? Oo, pero hindi pa kasi sure, kaya ayoko muna mag-assume. Hirap na, no? Masakit kaya umasa. Char! Ano ka ba? Malapit na rin yun. Hintayin mo lang kasi. Ah, basta ililibro mo kami ni Ira, ha? Hoy, girl! Narinig mo yon, ha? May pakain tong silans pag na-promote na siya. Hoy, Ira! Ba't di ka nagsasalita? Kanina ka patahimik dyan, ha? May problema ba? Wala. May iniisip lang ako. Sus! May problema ka, no? Oo nga. Saka parang ang tamlay mo. Sabihin mo na ano yun. Tuwa kami ni Hazel dito, tapos ikaw nagmumukmuka dyan. Ano na? Wala nga. Masaya lang din ako para sa inyong dalawa. Tsaka napapaisip lang din ako kasi parang gusto ko rin kasi maranasan yung ganyan. Yung nagtatrabaho tapos maghihintay ng promotion. Masaya kaya nun. Eh ako kasi wala man lang akong maikwento sa inyong dalawa dahil housewife lang naman ako. Nako, nako, nako. Huwag mong nilalang lang yung pagiging housewife mo. Mahirap din kaya yan. Eh girl, bakit hindi mo kasi subukang magtrabaho? Alam nyo naman si Marvin, di ba? Hindi yun papayag na pagtrabahuhin ako. Gusto niya, sa bahay lang ako. Ay! Ano ba naman yung asawa mo, girl? Lagi na lang kontra sa mga plano mo sa buhay. Ang dami niya pinagbabawal sa'yo, ha? Eh kulang na lang itali ka niya sa loob ng bahay niyo, eh. Para kawala ka na gawin. Ewan ko ba dyan kay Marvin? Eh parang ginagawa niya lang pang display tong si Ire. Ayaw niyang gumagastos, ayaw niyang tatrabaho, ayaw niyang gumagawa ng kung ano-ano. Correct! Hayaan niyo na. Susubukan ko na lang kausapin si Marvin. Gusto ko lang din naman kasing makatulong. Tsaka wala rin naman ako masyadong ginagawa sa bahay. Naboburn na rin ako minsan. Nako, dapat lang talaga nakausapin mo yung asawa mo, no? Hindi naman porke siya yung lalaki, eh wala ka ng karapatang magtrabaho, no? At tsaka para sa sarili mo rin yan, girl. Iba pa rin yung may sarili kang pera, pang budget at pang gasto sa sarili mo. Correct! Hindi yun lagi ka nakadepende dyan kay Marvin. Naisip ko nga rin yun, eh. Gusto ko talaga magtrabaho. Siyempre may sarili din naman akong pangarap para sa sarili ko. Ayokong tumanda ng walang self-fulfillment. Babe! Babe, handa na yung hapunan. Kain na tayo. Handa na! Masarap ng ulam, ha. Uy! Burrito ko to. Adobong manok. Upo ka na, babe. Kain na tayo. Yun. Nga ako. Nag-improve na yung pagluluto mo, babe, ha? Saktong-sakto na yung timpla ng adobo mo. Hindi na masyado maalat. Sakto lang din yung asim. Eh, syempre, wala naman akong ibang ginagawa dito sa bahay kundi magluto at saka maglinis. Kaya talaga makakabis ako ng lutuin yung mga iba't ibang putahe. Nabobore na nga rin ako, eh. Namimiss ko na magtrabaho. Ha? Ano? Babe, gusto ko namang magtrabaho. Ayokong lagi na lang ako dito sa bahay. Di ba nga nag-usap na tayo? Ako lang yung magtatrabaho sa ating dalawa. Tsaka, nabibigay ko naman lahat ng pangangailangan natin dito sa bahay. So, ba't kailangan mo pa magtrabaho? Babe, gusto ko lang din namang tulungan ka. Tsaka, ayaw mo ba noon makakatulong ako para mas mapalaki yung savings natin sa bank? Para mas maging secured yung future na magiging pamilya natin. Bakit sa tingin mo ba, hindi ko kayang i-provide yon nang ako lang? Sa sarili kong pagsisikap? Marvin, asawa mo ko. Wala ba akong karapatang tulungan ka sa mga bagay-bagay? Hindi ba dapat katuwang mo ako sa mga diskarte natin sa buhay? Ayun na nga eh. Asawa kita, kaya cargo kita. Ano na lang ang sasabihin sa akin ng mga magulang mo pag pinayagan kita magtrabaho? Anong iisipin sa akin ng mga kaibigan natin na hindi kita kayang buhayin? Na hindi kita naaalagaan na maayos, ganun? Yan pa talagang iniisip mo? Uunahin mo pa talaga yung sasabihin at iisipin ng iba sa'yo kesa sa kapakanan ko? Ang gulo mo naman, Marvin! Akala ko ba para sa akin yung mga ginagawa mo? Yun pala para sa'yo lang. Kasi ayaw mong pumangit yung tingin sa'yo ng iba bilang asawa ko. Ay naku, hindi mo ako naiintindihan. Hindi mo ako pinapakinggan eh. Hindi lang naman to para sa ating dalawa.
Hindi pa pwedeng bigyan mo naman ako ng pagkakataon para may mapatunayan sa sarili ko. Ay, para ano? Para malaman ng iba na may pagkukulang ako sa'yo. Na kaya mo naman pala kahit wala ako, ganun. Marvin, pwede ba? Huwag mo nga pairalin yung kakitira ng utak mo. Intindihin mo naman yung point ko. Hayaan mo naman akong tumulong. Gusto kong maramdaman yung pagiging asawa ko sa'yo. Hindi yung parang asawa mo lang ako sa papel. Hindi porke daladala ko na yung apelyido mo, hindi na ako pwedeng magdesisyon para sa sarili ko. Basta pag sinabi kong hindi ka magtatrabaho, ayoko na kumain, wala na ako naggalang bala. Marvin! Marvin, ano ba kinakausap pa kita? Popoy at Esmin, sa totoo lang ay may mga pagkakataong nauubusan na talaga ako ng pasensya at pangunawa sa asawa kong si Marvin. Ang unfair lang kasi para sa akin. Parang sinabi niya na rin na bawal akong tumayo sa sarili kong mga paa. At sa puntong ito ay pakiramdam ko ay para akong nakakulong sa isang hawla at makakalaya lang ako pag gugustuhin na ni Marvin. Napakahirap ng sitwasyon na kinaroroonan ko, Popoy at Esmin. Dahil habang tumatagal kasi ay lalo siyang nagiging control freak pagdating sa akin. Kaya naman nasasakal na talaga ako. Ang masaklap pa doon ay ipinapamukha rin sa akin ni Marvin na wala akong karapatang magreklamo. Nakaka-stress dahil araw-araw ay bumibigat ang kalooban ko sa tuwing pinagtatalunan namin ang bagay na yun. Hanggang sa dumating na nga ako sa point kung kailan ay sinikap kong panindigan na ang desisyon ko. At yun ay ang pagtatayo namin ng negosyo. Hindi naman sa nakukulangan ako sa ibinibigay sa akin ng asawa kong si Marvin, pero syempre, Popoy at Esmin, hindi rin naman kasi magandang nakadepende na lamang ako sa asawa ko buong buhay ko. Iba pa rin ang may sarili akong pera. Hindi lang dahil umiiwas ako sa panunumbat ni Marvin, kundi gusto ko rin naman talagang makatulong sa kanya bilang asawa. O Ira, ito na yung mga dokumento natin para sa pag-put up ng pinaplano nating business. Naihanda ko na lahat. Kailangan na lang natin iparegister yung partnership natin. Then afterwards, mga business and government permits na lang yung kukunin. Tsaka tayo makakapag-start ng operations. Grabe ate, super excited na talaga ako. Sana talaga maging successful tong negosyong itatayo natin. Ano ka ba naman? Tamang diskarte at pagpupursige lang ang kailangan natin para magtuloy-tuloy na to. Huwag kang mag-alala. Katulong mo naman ako eh. Salamat talaga ate ah. Promise, babawi rin ako sa'yo pag naging okay na talaga tong business natin. Ah, oo nga pala. Magpapatulong pala ako sa'yong mag-hire ng mga tao. Kasi syempre, di ba, industrial cleaning services yung i-render natin. Kaya obviously, kailangan natin ng manpower para sa operations. Sige ate, ako na doon. Walang problema. Ako nang bahalang maghanap ng mga kliyente. Marami naman akong connections eh. Kaya nga ate. Ay, sa wakas may iba na rin ako mapagkakaabalahan. Oh, Telaika. Dito ka pala. Hi, Marvin. Ano pinag-uusapan nyo? Oh, articles of partnership. Magpo-put up kayo ng business, ah. Oo, babe. Hinahanda na kasi namin yung mga papeles na kakailanganin para sa business registration. Anong klaseng negosyo yan? Di ba kayo mahihirapan dyan? Di madaling magpatakbo ng negosyo sa panahon ngayon. Services lang naman to. Wala namang inventories o product. Kaya hindi naman kailangan gumastos ng malaki sa kapital. Mga equipment lang naman na kailangan naming i-invest. Eh, kahit na. Siyempre, kailangan nyo pa rin gastos ang yung monthly rental na magiging opisina nyan. Tsaka, kung services yan, malamang marami kayong kukuning tao. Magastos din ang manpower nyan. Kasi, siyempre, kailangan nyo rin mag-remit ng benefits para sa kanila. Babe, alam naman namin yun ni ate. May budget plan naman kaming susundan, kaya ready naman kami para sa expenses kung sakali. Kaya wala, ewan ko. Eh, kasi may kaibigan din ako nagtayo ng ganyang business. Hindi naman nag-work, nalugi din. Sayang lang din yung mga perang nagamit niya sa pag-invest. Lalo na yung mga ganyang cleaning services. Ha? Marami pang ganyan ngayon eh. Mag-search ka lang sa internet, napaka-competitive na ng market niyan. Mahihirapan kayo makipag-kompetensya for sure. Babe, huwag mo namang pangunahan. Kayo bahala. Alis na muna ako. May lakad ako eh. Tumako muna kayo dyan. Uy, Ira. Oh, huwag ka nang sumimangot dyan. Huwag mo nang isipin yung mga sinabi kanina ni Marvin. Basta itutuloy natin tong business na to ah. Magtutulungan tayo dito. Oo naman ate.
Medyo nasaktan lang din kasi ako sa mga sinabi niya. Imbes kasi na i-encourage niya tayo, kumukontra pa siya. Lagi na lang ganito yung nangyayari, ate. Para akong isang ibon na nakakulong lang sa hawla. Parang wala kasi akong karapatang maging malaya sa mga gusto kong gawin sa buhay eh. Lagi na lang akong nakasandal sa kanya. Ira, heto na nga, diba? Magnenegosyo na tayo para may magawa ka naman para sa sarili mo. Basta think positive lang, okay? Magiging maayos din ang lahat. Tsaka matanong nga kita, ha? Okay ka lang ba? I mean, masaya ka ba sa ganitong estado niyo ni Marvin? Kasi sa totoo lang, hindi ko gusto yung way ng pakikipag-usap niya sa'yo eh. Ira, asawa ka niya. Dapat siya ang pinaka-sumusuporta sa'yo. Ayun na nga, ate. Hindi kasi yun ang nangyayari. Parang sa lahat na lang ng gagawin ko, tumututol siya. Kumukontra. Huwag kang mag-alala. Pag naging successful na tong negosyo natin, malamang mapapatunayan mo na rin kay Marvin na mali siya na kinontra ka niya. Marirealize niya rin na dapat sinuportahan na lang niya ikaw. Basta huwag ka lang susuko. Kaya natin to. Hi, babe. Kanina ka pa? Hindi naman, kakauwi ko lang din. Ba't ngayon ka na umuwi? Babe, dumaan pa kasi ako kila mama. Matagal ko na rin kasi silang hindi na bibisita eh. Kinukumusta ka rin pala nila. Kailan pala tayo bibisita doon? Siguro mga end of the month na lang. Pag hindi na masyadong busy. Okay. Punta lang ako sa kusina, babe. Maghahanda na ako ng hapunan. Teka lang, babe. Bago ba yung bag mo? Ngayon ko lang kasi nakita yan eh. Ito. Niregalo lang sa akin to ni mama. Napadaan kasi kami ng mall kanina eh. Nakita ko tong bag na to. Nabanggit ko sa kanya na matagal ko nang gustong bilhin to. Kaya again, yun. Pinabili mo. Babe, hindi naman sa pinabili. Naisipan lang ni mama na iregalo na lang sa akin kasi nga matagal ko na rin gusto. Eh, kung matagal mo na palang gusto, bakit hindi mo sinabi sa akin para ako na lang yung bumili? Babe, masyado kasing mahal. Ano naman? Ano kung mahal? So pinalalabas mo kina mama na hindi kita kayang bilan ng mamahaling bag. Ganun. Babe, heto na naman ba tayo? Pagtatalunan na naman ba natin to? Ikaw kasi. Nagpapabili ka pa sa iba eh. Pwede ka naman sa akin magpabili. Ano pa tagi-asawa mo ako? Marvin, hindi nga ako nagpabili. Si mama lang yung nagkusa na bilhin to para sa akin. Kaya nang una pa lang sinabi ko na sa'yo. Diba? Ayokong tumatanggap ka ng regalo sa iba. Sa akin lang dapat. Sa akin lang. Hirap bang itindihin yun? Kaya ko namang ibigay sa'yo yun eh. Kung ayaw mong pagtalunan natin to, pwede sundin mo yung gusto ko. Tapos! Popoy at Asmin, sobrang nakakapuno na talaga si Marvin. Una ay tutol siya sa pagtatayo namin ng negosyo ng kapatid kong si Ate Laika. Imbis na suportahan niya ako, ay siya pa mismo ang nag-discourage sa akin. Mahilig niyang pangunahan ang mga desisyon na ginagawa ko. Hindi niya iniisip na para sa aming dalawa rin naman yun. Masakit mang sabihin ito bilang asawa niya, pero ang damot-damot niya, Popoy at Asmin. Ultimo maliliit at simpleng regalo na natatanggap ko mula sa ibang tao o kahit sa mga kapamilya ko mismo ay ikinagagalit niya. Gusto niya ang lahat ng suot ko, ang lahat ng kinakain ko, ginagamit at tinitirhan ko ay sa kanya lahat-lahat galing. Ang OA na para sa akin. Wala na sa katwiran, Popoy at Asmin. Lumipas ang ilang buwan at lalo pang nadagdagan ang konsumisyon ko sa asawa kong si Marvin. Madalas na kasi siyang ginagabi ng uwi. Minsan pa nga ay madaling araw na. Trabaho ang idinadahilan niya sa akin. Kesyo marami na raw kasi ang ginagawa niya noong mga panahong yun, kaya napapadalas na ang pag-overtime niya. Noong una ay hinahayaan ko lang siya. Pero nang tumagal na, ay iba na ang naging kutob ko sa ginagawa ni Marvin. Pakiramdam ko ay may itinatago siya sa akin. At napapansin ko rin na parang lagi siyang may tinatawagan o katext na hindi ko naman kakilala. Kaya naman gumagawa na ako ng hakbang para alamin kung tama nga ba ang kutob ko. Hello, Talayka. Hello, Ira. O, nasan ka na? Akala ko magkikita tayo dito sa bahay ngayon. Naku ate, pasensya ka na. Nakasakay na kasi ako ng taxi ngayon eh. Pupunta na ako sa opisina nila Marvin. Uy, bakit? Anong nangyari? Eh, di ba nga ate, ilang linggo nang ginagabi ng uwi si Marvin. Tapos nahuhuli ko pa siyang may ibang kausap at katext na babae sa phone niya. Kaya ngayon pupuntahan ko siya para malaman ko kung totoo nga bang nasa overtime siya.
Nararamdaman ko kasi may tinatago sa akin ate. Hay nako, mukhang masama rin yung kutob ko dyan ah. Kinakabahan na nga ako ngayon pa lang eh. Parang pakiramdam ko may mangyayaring hindi maganda. Eh baka yan na rin yung pagkakataon para mahuli mo yung asawa mo. Hay nako, si Marvin talaga oo. Wala nang ibang binigay sa'yo kundi konsumisyon. Tatanda ka talaga ng maaga sa lalaking yan eh. Uy, teka, sinong kasama mo? Ikaw lang ba mag-isa? Oo, ate, ako lang. Hindi ka malang nagpasama kahit isa man lang sa mga kaibigan mo? O kaya, bakit hindi mo malang ako sinabihan? Wag na, ate. Ayoko na makaabala sa'yo. O siya, sige na. O, mag-iingat ka, ha? Gabi na rin kasi. Opo, ate. Malapit na rin naman akong bumaba. O, sige. Balitaan mo ako mamaya pag uwi mo, ha? Tawagan mo ako kaagad. Sige, ate. Sige. Salamat. Grabe, ang lakas ng kaba ng dibdib ko ngayon. Kailangan kong kumalma. Ira, kumalma ka. Dito na pala ka bababa. Manong, dito na lang po ako sa tabi. Salamat po. Ito po yung bayad. Babe, ano ginagawa mo? Bakit ka nag-iimpake? Umiyak. Gusto mong malaman, ha? Pinuntahan kita sa opisina ninyo kanina. Nahuli ko lang naman kayo ng babae mo na naghahalikan sa loob ng kotse mo sa may parking lot. Overtime pala, ha? Kaya lagi kayo nang inuuwi dahil may iba ka na palang tinatrabaho. Hindi ko alam yung pinagsasabi mo. Lea, di ba? Lea yung pangalan ng babae mo, di ba? Mayroon, ano ba? Wala akong kilalang Lea. Sinungaling! Akala mo ba hindi ko alam na yung Lea yun lagi mong tinatawagan tuwing gabi? Natatago ka pa nga sa CR, di ba? Tapos binubura mo pa yung mga convos nyo sa text at messenger na puro naman kababuyan! Anong akala mo sa akin, ha? Tanga! Akala mo ba hindi ko malalaman, ha? Ano? Bakit hindi ka makapagsalita? Tama ako, di ba? Gano'n na katagal, Marvin? Gano'n na katagal mo ako nililoko, ha? Ilang buwan na ba, ha? Ilang taon? Ira, pakinggan mo muna ako. Magpapaliwanag naman ako. Ang kapal ang mukha mong sabihin sa akin yan. Bakit ako? Ni minsan ba pinakinggan mo man lang ako? Paano mo nagawa sa akin to, ha? Anong kasalanan ko sa'yo? Mahal mo ba yung babaeng yun? Ha? Utang na loob, sumagot ka! Pagdating sa akin, lagi kami sinasabi, di ba? Lagi kami may comment sa lahat ng mga ginagawa ko. Tapos ngayon ano? Nalunok mo na yung dila mo? Ira, pagod na ako. Pagod na akong dalhin tong relasyon natin. Ayoko na. Hindi na tayo tulad ng dati. Hindi na kita maramdaman. Hindi na kita makontrol eh. Nahihirapan na ako mahalin ka. Wow! Nahihirapan ka na mahalin ako? Napagod ka na? Saan? Sa pag-apak sa akin para iangat yung sarili mo? Ano ba pinagsasabi mo? Hindi ba dapat ako yung magsabi sa'yo niyan? Kasi sa totoo lang, pagod na ako magsunod-sunuran sa'yo, Marvin. Pagod na ako magpatali sa'yo na parang aso. Ano? Ayaw mong gumastos ako para sa'yo. Ayaw mong tumanggap ako ng regalo galing sa iba. Ayaw mong magtrabaho ako. Pati sa pagpapatayo ko ng negosyo, kumukontra ka. Lahat ng kilos at galaw ko, binabantayan mo. Pero ginagawa ko lang naman yun para sa'yo. Para sa akin? Sigurado ka? Ang sabihin mo, ginawa mo lahat na yun para sa pride mo! Ano naman ngayon kung para sa pride ko yun, ha? Di ba, nakinabang ka rin naman? Di ba dapat pabor sa'yo yun dahil wala kang ginagastos, wala kang ipapaluwal? Kasi may gawin ka man o wala, may pera kang natatanggap mula sa akin. Dapat magpasalamat ka sa akin dahil binibigay ko sa'yo lahat ng pangangailangan mo. Ako bumubuhay sa'yo. Asawa mo lang ako, Marvin. Hindi mo ako pag-aari. Wala kang karapatang isumbat sa akin lahat ng mga nagawa mo. Hindi ako sumumpa sa harap ng altar para buuin ang pagkalalaki ng isang taong sisira sa pagkababae ko. Ang kapal na mukha mo. Binigay ko sa'yo lahat. Lahat! Halos wala naman natira sa akin eh. Tapos ang lakas pa ng loob mong lokohin ako. Napakawalang yamo, Marvin. Napakawalang yamo. Napakasama mo. Wala akong kwenta. Tama na. Ano ba? Pinagsisisiyan ko. Minahal kita. Tama na. Alam mo, umalis ka na lang kung gusto mo umalis. Talagang aalis ako. Akala mo magpapapigil ako sa'yo. Itong tatandaan mo, Marvin, ha? Okay na rin sa akin naranasan kong magpakababa para sa'yo. Kasi hindi naman ibig sabihin nung nalamangan mo na ako eh. At least ngayon, nakita ko na kung gaano kalalim ang kababagsakan mo. Panonoorin na lang kita pag nasa itaas na ako. Hinding-hindi na ako magmamahal pa ng katulad mo. Sobrang sakit, Popoy at Jasmine.
para akong inapak-apakan at dinurog ng maraming beses dahil sa ginawa sa akin yun ng asawa kong si Marvin. Hindi ko matanggap na nagawa niya pa akong lokohin sa kabila ng lahat ng pagmamahal at pagbibigay sa kanya. Parang ninakaw sa akin ni Marvin ang ilang taon ng buhay ko. At doon ko na-realize na hindi lahat ng taong nagbibigay sa iyo ng halaga ay totoong minamahal ka ng buo. Dahil yung iba ay para bang nagpapabarya lang. Uubusin ka hanggang sa wala ka ng maipanukling pagmamahal pati sa sarili mo. Popoy at Esmin, ngayon ay walang-wala na ako. May joint account kami ni Marvin sa bangko pero wala akong balak na pakialaman pa yon. Tapos na ako sa kanya. At wala nang matinong dahilan pa para balikan ko siya. Ngayon ay kasama ko ang pamilya at ang mga kaibigan kong walang sawang sumusuporta sa akin. Kasalukuyan na rin akong naghahanap ng trabaho ulit. Habang ipinagpapatuloy namin ang kapatid kong si Ate Laika ang negosyong nasimulan namin noon. At kahit wala pa akong naiambag kay Ate Laika ay ayos lang naman sa kanya. Ang mahalaga raw ay nagsisikap akong unti-unting buuin ang sarili ko. Kaya naman sobrang nagpapasalamat ako dahil nandyan ang pamilya at ang mga tunay na kaibigan ko. Na kahit kailan ay hindi ipinaramdam sa akin na pabigat ako sa kanila. Popoy at Esmin, hanggang dito na lamang ang sulat kong ito. Maraming salamat sa panahong inilaan ninyo para maiere ang kwento ko. Sana ay kapulutan ninyo ng aral ang storyang ibinahagi ko. God bless and more power sa lahat ng bumubuo ng programang Dear MOR. Lubos na gumagalang at patuloy na bumabangon, Ira. Hashtag Dear MOR. Makalaya. Yan, ang sabihin na nating hindi maganda nangyari sa marriage na pinasok nitong si Ira. Pero masasabi na rin nating maganda na rin, mas malusog na rin para sa kanyang, sa kanya bilang isang individual. Diba, na merong karapatan na makahinga, na merong karapatan to move freely. Diba, na merong karapatan na makakilos ng naayon sa gugustuhin niya na sa tingin niya ay kauunlad niya as a person, 'di ba? As a family member, as a friend, 'di ba? 'Yun yung mas mahalaga sa mga pangyayaring ito. Ayan, pero unang-una na muna, no, unahin na natin ang usapin ng sabihin na nating Ira. Yung syempre alam ko galit ka. Ayan, pero sana mas maintindihan mo. 'Di ba na hindi naman sa iniimpluwensyahan kita. Yan, wag puro galit yung pinapagana, dapat pinapagana rin ng talino kapag ka ganitong klase ng mga sitwasyon. Sabihin na natin ikaw ang naargabyado dito. Okay, ikaw ang nagmukhang kawawa sa sitwasyon mo. Sabi mo walang-wala ka ngayon. Sisimula ka ulit sa wala. Ayan, sa zero, ika nga, back to zero ang pag-uumpisa mo. Sabi mo may joint account kayo bilang mag-asawa. Ayan, and I'm telling you, kung sakaling merong kayong bahay, kung merong kayong sasakyan, conjugal property ninyo yon, kasi nagpakasal kayo, Ira. Okay, kesa west yan, kesa simbahan, basta legal ang inyong pagpapakasal. Karapatan mo rin yun, di ba? To claim what is yours. Di ba? Yun ang pinagmamalaki for the longest time ng asawa mo na si Marvin. Di ba? Na ipoprovide ko sa iyo ang lahat ng iyong pangangailangan. Well, ngayon, di ba? Na kahit ayaw mo na sa relasyon na meron kayo, di ba? Dapat nag-i-invest ka kahit papano. Sana tulungan ka ng mga kapamilya mo. Dahil kailangan mo rin makuha kung ano yung sa'yo. Ngayon, kung sabihin man ni Marvin na hindi ka bahagi,
kung paano niya kinita ang ganong klase ng pera, ganong, kung ganong kalaki ha. Ayan, o yung bahay nyo na tinitirhan kung sa inyo man, sasakyan, di ba? Eh, sorry, pero conjugal property ninyo yun. Kailangan niyang ibigay sa'yo yung para sa'yo. Ayan, mabait ka naman, Ira. Ayan, dati pa. Ayan, pero huwag magpakatanga ha. Iba yung mabait na nagpapakatanga dahil sa galit kesa run sa mabait na matalino at kinukuha lang rin naman yung para sa kanya. Sabi mo nga, parang ninakaw nitong si Marvin yung ilang taon, di ba, ng pagbibigay mo sa kanya na sige, magiging sunod-sunuran ako sa'yo. Ayan, na hindi magtatrabaho, hindi, para i-feed yung kanyang ego, di ba, nitong si Marvin na majorly, ang tingin ko talaga dito sa taon to, no? At sa mga taong katulad ni Marvin na para bang mga hayok na hayok sa control, yung mga majorly insecure control freak. Ayan, pinagsama-sama ko na yung mga salita, di ba? Meron kasi yung mga tinatawag na insecure siya, ganyan. Pero kapag sinabing majorly insecure, abay matindi ang pagka-insecure sa buhay, di ba? Sa, pwedeng sa sarili nila o sa ibang tao, sa sasabihin ng ibang tao, ayan, na nag-pupush siya kanila para mga maging, hindi na lang basta controlling ito eh. Control freak, yung ganyan. Diba na to the point na hindi kanya susuportahan, ikaw yung partner niya, ikaw yung sinasabi niya mahal niya, yung ayaw kanyang pakilusin. Lahat na lang ng ikikilos mo, gusto niya, nakadepende sa kanya. Well, pwedeng sabihin na natin na it's too late, Ira, it may be too late, pero tama na lang rin, diba? Dahil naikasal pa kayo eh. Diba? Sana nung mag-boyfriend nga kayo na nakita-kita mo yan, pinatagal mo, i-delay mo ng konti, pero sino ba naman ang makakapagsabi para sa atin, 'di ba, na makapangasawa ng isang insecure na control freak katulad nitong si Marvin. Kaya mag-iingat kayo ha sa mga kapamilya natin na mga sanay na sanay na tumanggap. Okay, nag-umpisa kasi ito nung pagtanggap ng mga regalo, 'di ba? Yung laging pagti-treat sa inyo ng inyong mga boyfriend o ng inyong mga girlfriend. Obserbahan niyo kung yung pagbibigay bang 'yan is meron akong nabasa, 'di ba? Nasabi, kumbaga kung nagbibigay ng regalo or any material things ang inyong partner, 'di ba? Boyfriend or girlfriend or yung asawa niyo mismo, ayan, out of pure love, mararamdaman mo 'yan. 'Di ba? Yung paglalambing, yung pagmamahal kanyan, kumbaga ramdam mo dun sa pagbibigay niya ng regalo. Pero dapat mapansin mo rin na baka yung pagbibigay sa iyo ng regalo is out of desire to buy your affection. 'Di ba? Ito yung parang ba't babigay ng bigay ng regalo, lalo na yung mga unnecessary na ibinibigay pa sa iyo. Okay, hindi mo naman, unang-una, hindi mo kailangan. Pangalawa, yung dalas ng pagbibigay sa'yo ng regalo. Kasi ilan yan sa mga senyales ng inyong partner ay insecure. Okay, insecure sa inyong pagmamahal. And when we say insecure, sabihin na natin hindi sila sigurado. 'Di ba? Na baka parang iiwan niyo sila, ganyan na nararamdaman nila. Kailangan nila lagi na merong ano tawag mo rito, yung pinapakilig kayo, gusto nila nakikita 'yon because they're insecure. 'Di ba? Na gusto nila marami silang binibigay para ano to, yung ma-validate, 'di ba, yung kanilang pagmamahal sa inyo. At feeling nila kapag walang kapag gumagastos kayo para sa relationship ay nabibili ninyo pabalik. Okay, nabibili pabalik yung naibigay nilang pabor, yung naibigay nilang halaga using their money, 'di ba? Using yung ano nila, yung kanilang mga ipon o kung ano man ang ibinigay sa inyo, material na bagay. Kaya ganun sila ka-insecure, na gusto nila, ay hindi, dapat ako yung lagi nagpo-provide, ako yung laging ano, para pagdating naman ng oras ng sumbatan, 'di ba? Oras ng hiwalayan, magdadalawang isip ka. Hihiwalayan ko ba ang taong ito? Paano yung mga binigay sa akin regalo? Hihiwalayan ko ba yung taong ito?
Papaano kapag sinumbatan niya ako mag-skandalo? Yung mga ganyan, 'di ba? Ganyan ka-insecure yung mga katulad ni Marvin. Or worse, may worse pa ron, yun nga, meron nang ginagawang kakaiba yung mga taong ganyan. Okay, nakatulad ni Marvin na meron na palang chika bebe. Okay, kaya naman thank you Ira sa pag-share ng story mong ito at sana nga no, umayos na ulit ang takbo ng buhay mo. Ayan, ngayon na nag-uumpisa ka ulit na tumayo sa mga sarili mong Ira, dahil swerte ka pa rin, nandiyan ang iyong pamilya, nandiyan ang ever dependable friends and family mo nga, 'di ba, na willing talaga na tulungan ka, 'di ba, kahit ano pa nangyari. But I'm telling you, legally, ayan, meron kang claim doon sa inyong ano, sa mga ari-arian ni ano, ni Marvin. Ayan, kung feeling niya ay siya lang ang nagpundar noon, kumonsulta ka sa abogado nang hindi ka naman nagmukhang kawawa palalo. Okay. Ayan, at nakasama nyo nga po, ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my Guwapo Popoy. At susunod na nga ang playlist pa more.